Okay, mga boss, Toyota Hiace Commuter. Magkakabit ako ngayon ng Alpha 1 Audio 6.5 speaker. Okay? So, dito ko yan nakakabit sa likod. Yan. Okay, so dito ko sa pwestong ito ilalagay, mga boss. Yan, sa part na to, at saka dito sa kabila. Okay? So, ang gagawin ko, kakalasin ko na muna yung mga bangko. Tatlong bangko lang ang kakalasin dyan, mga boss. Itong malaki na ito, at itong dalawang ito. Okay? Yan. Ito, at saka itong mahaba na to. Yan, tatlong lang yan ang kakalasin ko. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano. Okay, so nakalas ko na mga boss yung mga tornilyo. Okay? Yan mga yan. Kinalas ko na yan. So, yan. Ayan yung mga tornilyo niya mga boss. Tapos dito, syempre, nakalas ko na rin yung mga yan. Okay, dito sa kabila, ganun din. Yan. Itong mahabang bangko na ito, nakalas ko na rin yan. Yan. Yung isa, medyo may damage na yung thread nun, nung isa na yun. Okay, so dito, nakalas ko na rin yan. Yan. Okay, dito sa kabila. Ayun, nakalas ko na rin yun. Okay, so dito, ang ginamit ko lang dyan ay... Ilan ba ito? Number 14. Ayun o, 14mm. Na sakit. Ayun. So ngayon, kakalasin ko na ito. Ipu-pull out ko na muna itong tatlong bangko na to. Okay? Yung isang nakatupi na bangko na yun, hindi ko nakakalasin yun. Okay? Okay, so nakalas ko na mga boss. Yan lang kakalasin tatlong bangko. Isang mahaba dito at yung dalawang upuan dito. Yan lang ang kailangan yung kalasin dyan. Kasi ito naman, itong natutupi na bangko na to, wala naman siyang pinagtatamaan dun eh. Kaya kahit hindi nyo nakakalasin yan. Okay? So ngayon, kakalasin ko na muna itong mga ano, mga panel. Pati dito sa kabila, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng speaker dyan. Nilagyan na kasi nila din ng speaker yan, kaya lang yung may box. So, ang gusto ni bossing yung malinis na dito na namin nilalagay yan. Usually, diyan naman talaga ako naglalagay ng speaker. Huwag doon sa likod. Kailangan doon. Okay, papaliwanag ko sa inyo mamaya kung paano at kung bakit. Okay, nakalas ko na mga boss. Ayan. Okay. So dito, umpisa muna natin doon sa wirings. Okay, dito kasi may mga abang na wirings na yan. So dito, kung makikita nyo yung socket na yan, itong nasa bungad ang kunin nyo. Tanggalin nyo yan. Okay. Tapos makikita nyo dyan yung wire na black at yellow. Ayan. Ito yung katabihan na to. Black at yellow. Okay. So, tatanggalin ko muna yung wiring nito tapos ay i-rewire ko lang ulit ng panibago. Ipapakita ko ulit sa inyo kung ano wiring coding niyan yung kulay. Okay? So diyan sa socket na 'yan. Tapos dito naman sa kabila, mapapansin niyo itong may socket na ito. Yan, ito 'yun. Kalimitan niyo na yung nakatupi na ganyan dito eh. Yan. So ito ang kulay niya ay red at white. So kakalasin ko na muna yung mga wirings nito. Tapos susukatan ko na doon sa para sa speaker para magbutasan ko na itong panel. Okay? Yan. Ayusin ko na muna yung wiring. Okay mga boss, ganito ang ginawa ko. Inayos ko na yung wiring niya. Ito na rin naman ang ginamit kong speaker wire kasi okay naman yan eh. So dito, kung makikita nyo itong black and yellow wire, yan. Diyan na kayo mag-tap. Yan, dyan sa black and yellow wire na yan. Okay? Ang positive dyan mga boss, yung black.
Okay? Yan. Yan ay nakatap na dun sa head unit. May ano na yan, may output na yan ng speaker. Ah, ng head unit. Okay? Basta dyan lang kayo mag-tap. Dito sa black and yellow wire. Ang positive niya na itong black. Okay? So, i-amazing ko na lang yung wire na yan. Dadalhin ko yan papunta dito. Yan, dyan sa part na yan. Tapos dito sa kabila naman, ganito. Inayos ko na rin yung wire niyan. Yan. Pag nakita nyo yan, yung may socket. Ganitong socket. Yan ang speaker wire output. Ngayon, ang positive dito, syempre yung pula. At ang negative dito, yung puti. Yan. Ngayon, i-amazing ko na lang yan papunta dito. Okay? So, ngayon, titapan ko na muna yan. Dadalhin ko na yan papunta dito. So, ayan na nga mga boss. Nailinya ko na ng ayos. Okay? Yan. Nailinya ko yan dito mga boss. Yung speaker wire. Yan. Dinalutan ko siya ng tape. Tapos ay in-strap ko yan dyan. Tapos pagdating dito sa dulo mga boss, nilagyan ko siya ng socket. Yan. Para just in case pag pull out yung panel, i-unplug nyo lang dun sa socket na ginawa. Dalawahang wire lang yan. Okay? Doon naman sa kabila. Yan. Ganito naman ang ginawa ko dito sa kabila mga boss. Yan. Tapos yung tinanggal ko dun sa kabila na socket, kasi may clam yun dun eh, kinuha ko na dito ko na idinikit yun. Tapos in-strap ko na lang yun dyan. Okay? Yan. Diba? Tapos hanggang dito, tapos dito. Yan. Okay? Tapos dito syempre, ganun din ang ginawa ko. Nilagyan ko rin siya ng socket. Yan. Tapos ito na yung ihihinan ko dun sa speaker. Yan. Itong dalawang ito. Okay? So yun. Ngayon, magbubutas naman ako. Mag-sukat naman ako ng speaker dito sa panel. Okay? Tuturo ko lang sa iyo kung paano. Ayun, ganito naman boss ang gawin natin dito sa speaker. Ang unahin nyo, dito tayo mag-uuna sa may tapat ng sliding door. Dahil gawa nitong kanal na to. Yan. Dito tayo kukuha ng sukat. Saka tayo magre-rely dun sa kabila. Okay? Tapos yung panel natin, ganyan. Kailangan kamukha siya, no? Ganyan ang pwesto. Okay? Yan. So, ihiga natin yung ganyan. Tapos ang gagawin natin dyan, yan, pagka yung pinakailalim niya, nakuha nyo na yung punduhan niya, yan, susukat na kayo dyan, mula dito sa taas, dyan sa guhit na yan, yan, mula dito sa labi. Yan. So, pagdating dito, ang sukat niya ay 5.5. Okay, pagdating naman dito mga boss, sasakto nyo lang yung labi niyan. Itong guhit na to, yung labi nitong speaker. Ngayon, susukatin nyo yan. 2¼. Ayan o. Okay. So ngayon, susukatin ko na muna yan. Tsaka dito. Sa panel na to. Okay. Okay, so nakuha ko na boss ang sukat niya mula dun sa taas, sa ilalim ito, sa ilalim ng labi. Yan. 5.5, tapos dito 2¼. So dito, ito yung ibabaw niya. Yan, paganyan yan eh. Yan. Okay, so subukat ako sa ibabaw. Yan, 5.5. Yan. 5.5, okay. Tapos pagdating dito, 2¼. So ngayon, di ganyan ang pwesto niyan. Itong kabila, yan. Nasukatan ko na rin siya mga boss. Kung ano yung sukat niya dito, doon sa kabila, doon na rin ako kumuha dito ng sukat. Yan. 5.5.
at 2¼. Yan. Okay. Ngayon, ang gagawin ko naman dyan ganito. Ngayon, ganito naman. Kunin nyo yung takip ng speaker natin. Okay? Tapos, ganito naman ang gawin yung pagsukat. Yung sinukat natin ito, naguhit, pati ito, kunin nyo yan sa loob. Yan, sa loob. Pagtatapatin nyo lang yan. Yan. Okay? Yan, ganyan. Tapos, saka nyo siya guguhitan. Okay? Guguhitan ko na muna siya. Okay, so nasukatan ko na siya mga boss. Tignan nyo. Yan. Yan na yung bubutasin ko ngayon. Okay? So dyan, pag nasukat nyo na yung 5½, 2¼, kunin nyo yung takip, sukatin nyo dun sa loob. Huwag sa labas mga boss ha, at magkakamali tayo nyan. Kailangan sa loob. Yung loob nito ang kukunin natin. Yan. Ganyan. Nakita nyo, dulo-dulo. Yan, tsaka dun. Okay. So ngayon, pagka itinayo natin yung ganyan, yan. Dito na ang butas niyan sa part na to. Yan. Okay. So balik ulit natin yan. Ngayon, yung sukat niyan, ganun na rin ang ginawa ko dito. Yan. Okay. Yan. Ganun lang. 5½, 2¼, tapos sukat sa loob. Yan. Okay. Ayun. Ganun lang, saktong-sakto yan dun. Dito tayo una magsusukat kasi meron siyang kanal ng sliding door. Ayan, okay? So ayun, bubutasin ko na muna to. Yan mga boss, butas na. Ayan. Bali, cutter blade lang ginamit ko. Pero meron naman kami dyan jigsaw. Cutter blade lang talaga ginamit ko. Ayan. Ito yung mga pinagbutasan ko. Hindi nagagamitin yan, syempre. Ayan. Okay, so ito yung pang kanan. Ayan, ito yung kanan. Tapos ito yung doon sa left side. Tingnan nyo, mga boss. Yan ang sukat. Ayan, pantay na pantay siya. Okay? Ayan, left and right. Ayan, same sukat siya. Okay? 5½, 2¼. Tapos yung sukat ng cover ng speaker sa loob. Ayan, yan ang sukat niya, mga boss. Ngayon, ikakabit ko na yung speaker, ihihinang ko na muna yung socket niya. Ayan, okay? Okay, so naihinang ko na mga boss. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, nakasocket siya. Ngayon, pagka isinalpa ko na ito, ipa-plug ko na lang dun sa inilagay kong wiring. Ayan. Ayan, nakahinang siya mga boss. Okay? So, may label din siya. Ito yung negative at ito yung positive. Ito yung negative, ito yung positive. Okay? So, ito ang ilalagay ko munang ganyan. Siyempre, pati dito sa kabila. Okay? Tapos yung kasama niyang tornilyo, yun na rin ang gagamitin ko. Yung may kasamang lock. Ayan. Okay? So, yun. Itutornilyo ko na muna ito dito.
Ayan mga boss, nai-tornilyo ko na parehas. Ayan. So ito yung lalagyan ng tornilyo ng ano, bangko. Ayan. So dito sa likod, ayan. Yan ang itsura niya mga boss. Ayan. Okay. So doon sa kabila, ganun din ang itsura niyan. Okay. Kailangan ilagay nyo rin yung ano, yung pinakang lock niya ng tornilyo. Para safe. Okay. Ayan. Kita-kita nyo dyan. Okay. Alpha 1. 6.5 inches. Okay. So yun. Sasalpa ko na muna dun. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Yan. So ngayon, nakasalpak na yung speaker ko. Ayan naman yung socket. Okay. So plug and play lang siya. Tapos dito sa kabila, syempre, yan, nakasakit din siya. So, madali lang siyang i-pull out or i-install. Okay? Para hindi na tayo yung putol ng wire pagka ipu-pull out yung panel. Okay? So, yun. Sasalpa ko na muna itong mga to. Okay, so naisalpa ko na mga boss. Yan ang finish ng ating gawa. Yan. Okay. So dyan, andyan na yung speaker. Tapos dito. Kaya dito ko nilagay yan mga boss. Kasi, kalimitan nyo, nakikita ko dito nilalagay sa likod. Ay masyadong malakas dito sa likod. Nawawala na ng sounds itong gitna. Ngayon, kaya dito ko niyan nilalagay. Kaya lagi ako dyan naglalagay ng speaker. Para kinig pa rin itong nasa gitna ang speaker, ang sounds. Bukod doon, kinig din dito sa likod ang sounds. So, balance lang siya. Kailangan nasa gitna ng speaker siya. Yan, okay? So, dito, kinig din siya dito sa second row at saka doon sa first row. Tapos dito sa kalikuran. Okay? So, dito singin ko na muna. Okay, so, ayan na yung sounds niya. So dito, kung papakinggan nyo siya, kinig pa rin dito sa kalikuran. Siyempre kung dito sa part na to, lalong kinig na kinig. Tapos dito, kinig pa rin yan. Balance lang siya. Okay. So yun. Okay na yan. Isasalpa ko na lang ulit yung mga bangko.
Yun mga boss, tapos na. Naisalpa ko na lahat ng mga bangko. Okay. Kung nakikita nyo, mag-isa ko lang ginawa yan. Okay, so dito, ayan ang forma niya. Ayan. Sakto-sakto lang, ano, boss? Ayan ang sukat niyan. Dapat dito kayo magre-rely ng sukat bago nyo sukatin dito sa kabila. Dito naman sa kabila, ayan, ganyan din yan. Okay? Ayan. So dito sa first row at second row, kinig na yung speaker nito. Ayan, tsaka ito. Tapos dito sa kalikuran bangko, kinig na kinig din yan. So, balanse lang siya. Kasi kung dito nyo ilalagay yan sa kalikuran, hindi naman makikinig nitong nasa first row. Kaya dito sa part na to, yan ang saktong-saktong kamada ng speaker. Saktong-saktong pwesto yan. Okay? Dito sa kabila. So, yun. Final check tayo. Final test. Titestingin ko ulit. Okay, so yan yung sounds natin mga boss. Okay. Okay. To choose what I chose to do, so go easy on me. Ayan mga boss, ayos na. So ganun lang pagkakabit ng speaker dito sa Hiace Commuter. Tatlong bangko lang ang kakalasin, itong mahabang ito at itong dalawang maliit na ito. Okay? Tapos ang pwesto niya, ayan. May pakita ko naman sa inyo kung anong sukat niyan. Okay? Ganun lang. Toyota Hiace Commuter. Installation ng speaker, coaxial. Okay? Thank you.